Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang mas malakas sa kanila? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. At maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko, at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So guys, ilang araw na lang malalaman na natin kung sino nga ba ang ipapadala nila sa Miss Universe. Yes! Dahil sa August 18 ang kanilang coronation night. So, malapit na yan. So, sa ngayon, dito sa Miss Universe, merong dalawang kandidata talaga na, alam mo yung pinagpipilian, malakas sa tao, magaling talaga sa eksena. So, silang dalawa lang talaga ang parang tinitignan kung sino nga ba ang magkakapag-uwi ng corona sa kanila. Ito ay wala nang iba kundi si Vina at saka si Antonia. Si Antonia, noon-noon pa talaga sinasabi natin, sana sumali si Antonia sa Miss Universe Thailand. Pero ngayon, parang nandito siya, parang yung iba hindi masaya para sa kanya. Dahil nga siguro, dati siyang title doon sa supranational. Pero yung iba naman, talagang sa totoo lang, sa botohan, ang lakas pa rin talaga ni Antonia. And then, iba yung ipinapakitang galing ni Antonia dito sa competition ng Miss Universe Thailand. Alam mo, sa totoo lang, yung na-observahan ko siya, talagang all out talaga siya. Nakita ko na ibinibigay niya talaga yung lahat ng kanyang makakaya. At nakita naman natin yung mga eksena niya talaga. So, nandoon yung mahina siya sa pasarela. Nagtitraining siya araw-araw ng pasarela. At grabe, unti-unti na nga niya nai-improve eh. Pero kung titignan mo pa din, nandoon pa rin yung parang nag-hold back kasi itong si Antonia eh. Hindi siya yung parang all out ba. Hindi ko alam kung ano yung kinakatakutan niya. Pero yung pagdating sa communication skills, I think, malakas yung kanyang communication skills kasi magaling talaga siya at sumagot, confident siya. And then, kung idadalin mo siya sa Miss Universe, I think, panalo to pagdating sa communication skills. Isa to sa mga parang hinahanap ng Miss Universe, yung ganito kung paano kagaling magsalita, di ba? Kaya, para sa akin, kung si Antonia yung ilalaban sa Miss Universe, malaki pa rin yung chance nila kapag ito ay nakalusot sa semifinal. So, tagilid lang si Antonia sa kanyang advocacy. Hindi ko alam kung paano siya i-apply yung kanyang advocacy bilang transformational leader. Kasi hindi ko talaga nakikita yung advocacy niya ay solid. Ayun yung problema kay Antonia. Pero yung communication skills niya, kahit anong iba tumuntanong sa kanya, talagang kaya niya talagang sagutin ang lahat ng mga binabato sa kanyang tanong. Kaya sabi ko, malakas siya pagdating sa communication skills. Styling, panalo din yung styling niya. Talagang meron din tinatawag na glowing look o meron tinatawag na aura. Mas telegenic siya at photogenic. Pero kasi kapag tinignan mo siya sa personal, hindi naman siya ganun talaga kaganda. Kasi yung dati, yung hindi ko pa siya nakikita, sabi ko, gandang-ganda ako sa kanya. Iba yung parang ganda na, yung alam mo yun, yung nakikita ko doon sa mga photos at video, kahit yung na-interview ko siya, talagang iba talaga yung beauty na meron siya. Nabanggit ko rin sa kanya noon na sabi ko sana sumali ka sa Miss Universe Thailand. And then, yung nakita ko siya sa personal, medyo nagkaroon lang ako ng konting disappointment kasi parang iba yung beauty na ina-expect ko. Pero she's a very nice and accommodating. Hindi naman siya yung supladita. Talagang siya, she's a very nice. Gusto ko yung mga styling niya. Saka gusto ko yung the way kung paano siya lumalaban. Yung alam mo yung talagang sinasagad niya yung sarili niya. Tinutodo niya. Wala siyang pinapalagpas na kahit anong eksena dito sa Miss Universe Thailand. Binibigay niya talaga yung best niya. Kaya lang, si Vina kasi, ito isa to sa mga parang tinitignan din ng lahat eh. Si Vina, third time na siyang sumali sa Miss Universe Thailand. Nung first na laban niya, hindi ako nagkakamali, parang fourth runner-up o third runner-up siya. And then, second na laban niya, nag-first runner-up siya. So ngayon, talagang nandudun din, all out din. Kaya nga sabi ko na ko, iba talaga yung labanan ngayon ng Miss Universe Thailand kasi neck to neck. Kung ipapadala naman nila si Vina sa
sa Miss Universe, ang maganda kasi kay Vina, very transformational leader. Yung kanyang advocacy, yung alam mo yung from married woman, at lalo na ngayon, inopen to ng Miss Universe, gusto nila, eto yung, alam mo yon, yung may ganitong eksena na married woman talaga or single mom. Eto yung mga hinahanap ngayon na Miss Universe. Kaya parang feeling ko, mas malaki yung chance ni Vina talaga na maka-enter kagad sa semifinals ng Miss Universe kung sakasakalin siya yung ipapadala sa Miss Universe. Kumbaga, parang 100% parang pasok kagad to. At lalo na alam naman natin na ex-senadora din talaga to si Vina. From the beginning pala na sumasali to sa Miss Universe, consistent talaga yung capacity level niya, yung kanyang caliber level sa bawat eksena niya na inilalabas dito sa Miss Universe Thailand. At talagang maraming may gusto na kay Vina na siya ang manalo, more than kay Antonia Forsyth. Yes! Kaya sabi ko nga, nako, medyo mahihirapan talaga dito si Antonia kasi andyan si Vina. Kung wala si Vina, parang automatic kay Antonia mabibigay yung corona. Pero ngayon, andyan dyan kasi si Vina, 50-50. But may mga question lang din ako sa isip ko na paano to? Kasi si Vina kasi hindi talaga siya 100% Thai woman. Ano siya, Indian woman siya na nag-migrate dito sa Thailand. Dito na siya lumaki kaya Thai citizen siya. Pero ngayon, ang tanong ko dyan, kung papayag nga ba ang organization na ipanalo nila yung hindi naman Thai. Pero kasi ako, para sa akin, bakit naman hindi, di ba? Eh kung ito ang makakapagbigay sa kanila ng corona in the future. Sa atin kasi, iba yung kaso eh. Yung sila pure na foreigner, meron silang half Pilipina at half kung ano man yung taga-bansa sila. Katulad si Pia Words ba? Half Pilipina, tapos half German. Si ano naman, half, tawag dito, half Pilipina plus half taga-Europe. So, si Catriona Gray, hindi naman siya taga-Australia. Nag-migrate lang sila sa Australia. Pero, yung papa niya yata from UK, kung di ako nagkakamali. So, ayun, kung iisipin mo, at least sila may mixed blood na tinatawag. Ito kasi talaga si Vina wala. Pure 100% talaga Indian na siya. Kaya, ayun yung iniisip ko kung papayag ba sila na ipanalo to. Pero ngayon, sa totoo lang, si Vina nakita ko na din to eh. Ano siya, petite siya. Maliit lang siya, hindi siya ganong katangkadan. Pagkatapos, maliit lang yung katawan niya. Para siyang si Samantha Panlillo. Yes! Pag nakita mo siya sa personal, ganon din yung build ng katawan niya. Pero hindi ko lang alam kung eto nga ba si Vina ay ipapanalo ngayon ng organization ng Miss Universe. Kasi, kung babalik tayo noon yung laban nila ni Amanda, sinabi din talaga ng organization na pasok din talaga si Vina at panalo din talaga yung eksena. So, ngayon, hindi ko alam kung ngayon si Vina ang ipapanalo nila. Kasi yung sa survey, tinanong nila noon bago mag-start ang Miss Universe Thailand, sino ba ang gusto nilang manalo na ipadala sa Miss Universe? Tapos maraming bumoto yung kay Vina. Parang nakakuha niya ta siya na almost 80% na boto na siya yung dapat ipadala sa Miss Universe. Ngayon, hindi ko lang alam kung siya talaga yung napipisil na organization. Pero bilang transformational leader, malaki yung may offer ni Vina sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko, ito yung perfect na kandidata na pwede nila ipadala talaga sa Miss Universe. Either naman si Antonia Forsyth. Magkaiba yung ino-offer nilang dalawa. Kasi si Vina, parang feeling ko total package with caliber talaga. Si Antonia naman, good in communication skills. Kaya lang, medyo mahina yung kanyang galawan eh. But hindi ko lang alam kung sino nga ba ang gusto ng organization. But kung akong tatanungin mo, siguro yung pagiging elegante, I think nandito kay Antonia Forsyth. So, siya pa rin yung gusto kong manalo ng Miss Universe Thailand. So, yon. So, tignan natin kung ipapalo. Kaya lang nga, sabi ko, natatakot ako kay Antonia kasi baka mamaya ang mangyari sa kanya katulad nung kay Nicoline, di ba? Na ginawa lang first runner-up na galing sa Miss World. Kasi ngayon ang titignan ko dito, si Vina kasi talagang, alam mo yun, yung loyalty ang pag-uusapan. Loyal siya kasi hindi naman siya sumali sa ibang pageant at hindi siya nag-attempt
Miss Universe lang talaga. Kaya sabi ko nga, all out lead tong babaeng to ngayon eh. Ang laki nung chance ni Vina makuha ang corona ng Miss Universe Thailand ngayon taon na to. As in talaga, ang laki-laki. So, totoo lang. And then, si Antonia naman, parang feeling ko, tagilid sa laban. So, yon. So, tingnan natin. But ako, kung ako nga tatanungin ninyo, tulad nga na sinabi ko, mas gusto ko pa din si Antonia na ipadala sa Miss Universe Thailand. So, yun. Si Antonia pa rin ang gusto kong manalo ng Miss Universe Thailand na ipadala nila sa Miss Universe. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin? Sino nga ba sa tingin ninyo ang malakas na pambato ng Miss Universe Thailand na dapat nilang ipadala sa Miss Universe? Ito ba ay si Vina or si Antonia? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys! Oh,